Kamusta na mga kalasa? Umaga ngayon dito, hindi pa ako nag-aalmusal dahil iluluto ko pa lang yung aking kakainin. Gusto ko kasing kumain ng burger steak at syempre samahan natin yan ng kanin. At gaya nga ng dati, dadalian lang natin ito at sisimplihan para naman kayang-kaya ninyong masundan. At syempre, dapat masarap rin yan. Umpisa na natin ha, ang pinakaunang kong gagawin ay yung tinatawag natin na burger patty. So, eto yung ground beef o yung giniling na baka. Ilalagay ko lang muna dito sa isang mixing bowl. So, pagsasama-samay na natin lahat ng mga ingredients para dun sa patty. Meron din ako ditong itlog. So, isang perasong itlog na ikakrak ko lang. Sama na natin dyan. Maglalagay din tayo ng ground black pepper. Sama-sama na yan dyan. So, yung kompletong listahan ng mga ingredients ha, nakalagay sa description ng video. Just in case gusto niyo makita. At yung buong recipe, ilalagay ko yung link papunta naman sa website natin sa panlasangpinoy.com. Ito naman yung onion powder. Yan, nakakatulong yan para magpalasa sa patty. Maglalagay din ako ng garlic powder. Mas konti yung garlic powder kaysa sa onion powder, ha? At syempre, para mas maging malasa yan. Ito yung ginagawa kong twist. Hindi ko alam kung yung iba sa inyo ginagawa ito, pero ito yung napakadali. Mas magiging beefy talaga yung lasa ng ating patty. Naglalagay ako dito ng Knorr beef cube. So yun yun, ha? Pero, nilalagay ko muna sa freezer itong cube para madali nating mag-grate. So ito yung ating pang-grate. Ito yung ginagamit natin sa keso. Yan. Pag malamig kasi yung beef cube, mas madali natin itong i-grate. Kapag hindi natin ito nilagay sa freezer, no, eh, medyo mushy ito, no? So hindi ito masyadong mag-grate mabuti. Kailangan lang natin yung haluin mabuti dito sa mga ingredients, which feeling ko mas mahirap, mas madali kapag mas matigas yung cube. So yan, ganyan lang kasimple yung mga sangkap natin. Okay. Ngayong nalagay ko na yan, kukuha lang ako ng glove siguro para tuloy-tuloy na yung paghalo natin. Meron tayong binder dito, which is yung itlog. Pero kapag nahalo na natin itong mga ingredients na to, mangyayari, magiging basa yung mixture. Kaya meron ako ditong breadcrumbs. Unti-unti nating ilalagay yung breadcrumbs mamaya. Once mahalo na natin yung mga sangkap na nandito sa ating mixing bowl. Para dun sa inyo na walang breadcrumbs na available, pwede kayong gumamit ng tasty bread. Yung tipong lumang tasty bread na hindi naman sira, no? Ang gagawin natin dun ay pipilas-pilasin lang natin tapos ihahalo natin dito. Or kung wala pa rin tasty bread, pwede kayong gumamit ng harina. Yun ay pinaka last resort natin, harina. Hanggat maaari, kung pwedeng breadcrumbs o yung tinapay na luma, okay lang sana yon. Nahalo ko na lahat ng mga ingredients na nandito, dahan-dahan na natin ilalagay itong breadcrumbs. Maglalagay lang tayo ng breadcrumbs hanggang hindi na maging masyadong wet o basa itong mixture natin. Yung tipong madaling-madali na nating i-mold. Dahil mamaya, kukuha tayo ng part ng mixture na to, tapos imo-mold natin into balls at ipa-flatten natin para maging burger patty. So yun yun. So mapapansin niyo, yan, di ba namumuo. Kanina basa-basa pa nang nilagyan na natin ng breadcrumbs. Unti-unti nang namumuo. At huwag natin masyadong tigain itong mixture ha, para hindi naman maging compact. Ayaw natin maging compact yung ating patty. Gusto natin medyo loose pa rin yung loob nito. Although dapat mixed o naghalo lahat ng mga sangkap. So yung mukhang okay na yung texture, konti na lang na breadcrumbs. Ano na to? Yan. Tingin ko ayos na. So meron ako ditong nakahanda kanina na around 1/2 cup na breadcrumbs. Ihanda nyo lang 1/2 cup, pero hindi nyo lalahatin. Siguro nagamit ko dito mga 1/4 lang. So okay na to. Matitipid pa natin itong iba. Sa susunod, gamitin natin sa ibang recipe naman. So ipanito na yan dyan. At ready na tayo. So ito na yung plato natin at ito yung mixture. Maganda sana kung equal yung parts, no? So siguro ang gagawin ko, nalagay ko muna ito dito. Lagay natin yung bola. Hati natin sa gitna para mas madali natin makuha yung tamang sukat ng mga burger patties para halos pantay-pantay. Gawa tayong 6 na peraso na burger patty. Yan, so, ito ah, equal parts itong dalawa.
Hahatiin ko lang itong kalahati nito into 3 equal pieces naman. Yan. Hopefully, okay itong ginagawa ko. Yun na lang yan. Kaya mo okay naman. Kung maroon ko yung timbangan, mas maganda. Pero to, tantsa-tantsa siya lang to. So, yan, imubold ko lang to into balls. Tapos, yan. Pipisain lang natin ng konti ha. Huwag masyadong pressure, yung tama lang. Para magkorte naman into patties. So, ito na yung isang perasong burger patty natin eh. Halagay ko rin dito. Gagawa lang ako ng anim na ganyan. Ito na yung pangalawa. So yan, okay na itong pinakahuling patty natin. So ready na ito ha, makagawa tayo ng anim na peraso. So yan, ipapakita ko lang muna sa inyo. So yan na yun ha, ready na. Ngayon, bago natin tulutuin, syempre siguraduhin muna natin na meron na tayong kanin. Hindi pa kasi ako nagsasaing eh, kaya tatabi ko muna yung patty. Magsasaing na ako, mabilis ha. Ano ko ditong pansaing, mano-mano. Yan, may bigas. Hugasan ko lang muna yung bigas. Mga 2 beses kong hinugasan yung, ano, yung bigas. Ako, hindi ko alam sa inyo, ha? Pero sa akin, gusto ko lang 2 beses. Para matanggal talaga yung mga starch na nakalusen. So, yan. Okay na to. Tubig pa, at yan, ready na. Tara, saingan natin to. Dito ko lang nilalagay sa maliit na burner. At ready na tayo para magsaing. Yan, at habang sinasaing natin yung kanin o yung bigas, syempre, lulutuin na natin itong ating burger patties. At pagkatapos nyan, yung gravy naman yung gagawin natin. So, ito na yung ating panluto. Initin ko lang muna. At habang ginagawa ko yan, tabi natin yung ating mga spices at seasoning. Kuha lang ng mantika. Yan, painitin lang natin to. So yan, meron akong ano, infrared thermometer. Siyempre paminsan-minsan, di ba, kailangan natin ng laruan sa kusina. Parang ito yung concept nung nilalagay sa noo para mukha yung temperature. Pero hindi ito pantao. Pwede itong pangsukat ng temperature ng mantika, babarilin lang natin ng ganyan o kung anong parte ng bahay nagagamit din to. Parang industrial tsaka kitchen use. Huwag lang sa tao dahil may infrared light yan. Ano? Mahirap yan pag tumama sa mata. At chinecheck ko lang kasi yung temperature. Pag pumalo kasi ito ng mga 300 degrees, pwede na natin ilagay. Yan. At ito naman, kumukulo na yung ating tubig dito sa ating sinaing. So at least nababantayan natin yan. At mukhang ready na to. So kukuha lang muna ako ng isang peraso natin na patty. At yan ang ipiprito natin. Dahan-dahan lang muna. Okay lang yan, habang hindi pa masyadong mainit yung mantika. Pabihan mong unti-unting uminit yung mantika dyan. Pagsamayin na natin yung 3 at a time. Yeah, okay naman. Good. So, hintayin lang natin hanggang sa mag-brown na yung ilalim nito. Pagkatapos nyan, ibabaliktad ko lang at ganoon din yung gagawin natin sa kabila. Once na maprito na natin itong unang batch, yung pangalawang batch naman, yung ipiprito natin. At pagkatapos nito, gawin na natin yung ating gravy. Yung gravy yung exciting dahil kung hindi nyo pa nakikita o kung wala kayong idea kung paano gumawa ng gravy, magugulat kayo kung gano'ng kadali ito. At baka subukan nyo rin kagad dahil sigurado ako, yung mga sangkap na gagamitin natin, baka meron kayo sa inyong kusina. Ililipat ko lang dito sa plato. Then, gaya nga ng sabi ko kanina, itutuloy natin yung pagluto ng iba pang natira. So, ito na yan.
isa, dalawa, tatlo. Ang patay mong guwapo. Okay, good. So, dating gawin dito, at once ready na lahat, ililipat ko lang yung mga naluto natin na burger dito. Tapos, gawin na natin yung gravy. So, itabi muna natin yung burger patty. Papa-cool down ko lang. Tatanggalin ko na tong pan. At yung gravy naman yung ating gagawin. Kukuha naman ko dito ng separate na pan. At ilalagay ko lang yung init between medium and high. Yan. Para lang uminit yung pan. At kukunin ko lang muna yung butter. Pinaka-importante dito sa ginagawa nating gravy, yung sukat ng ingredients. Unang-una dapat kumpleto ito at pangalawa, dapat tamang-tama yung sukat. Kaya i-check ninyo yung description ng video para dun sa recipe. Kasi alam ko yung iba sa inyo nagsiskip. So kung mahilig kayo mag-skip ng video, pakicheck yung description. Nandun yung kumpletong lista ng mga ingredients, pati yung link papunta sa recipe. Makikita nyo rin dun. At isa pa, kailangan ko ng tubig. Wala tayo ng tubig. So, ang kailangan natin gawin sa gravy muna ay yung tinatawag natin na roux. Ito yung mixture ng butter pati na rin ng all-purpose flour o harina. Okay, ang gamit nating butter dito ay 3 tablespoons. So, dapat eksaktong-eksakto. So, ayan. 3 tablespoons ng butter. Iwain ko na ng maliliit para mabilis itong mag-melt. So yan, ididiretso ko na dito sa ating lutuan. Tinahan ko na rin yung init para naman hindi masunog yung butter agad. Alright. So pabayaan lang natin na mag-melt itong butter. Kung sa tingin niyo medyo malakas yung init, iangat nyo lang yung ating lutuan katulad ng ginagawa ko. Nag-melt na yung butter, ibig sabihin, pwede na natin ilagay yung ibang mga sangkap, katulad na lang ng harina. So, eto na yung ating harina. Unti-untiin ko lang. So, diretso na natin. So, ang gagawin natin ay yung tinatawag na brown roux. Pinaghalo ko yung harina at itong butter. At itutuloy ko ang pagluto nito habang hinahalo ng mga 8 minutes or more, depende, no? So medyo matagal yung pagluto natin. Ang indicator natin na halos okay na to, kaya nga tinawag na brown roux, is kapag nag-brown na yung kulay. Itong mixture na nandito. At isa pa, kapag aamoy natin, maamoy ninyo na medyo nati na yung aroma. So yun yung ating indicator. Kaya magsasagalan tayo sa paghalo-halo. So yung heat nilalagay ko lang sa medium at this point. So yan, nagmumultitask tayo. Ginagawa natin itong ating brown roux habang naghihiwa ng mushroom, habang nagbabantay ng sinaing, which is malapit na. Sakto mong sinaing natin. So yan, itong mushroom muna ayusin natin. At yan, nakita nyo naman itong roux natin. Nagbabrown na. Halos malapit na. So, konting halo-halo pa tayo. Kukuha lang ako ng isang perasong more beef cube. Pag hindi kayo naglagay ng more beef cube dito sa ating gravy, definitely walang lasa to. Pero kapag naglagay kayo, nakakatulong to ng malaki. Para magpalasa at magpasarap din. Hindi lang pampalasa to. Siyempre, lagi ito nagpapasarap. Kaya mapansin ninyo, pag gumagawa ko ng gravy, laging merong nor beef cube or nor pork cube, depende dun sa karne na gamit natin. Or nor chicken cube, kapag manok naman yan. Okay, so, maganda dito, pagkalagay natin, hahaluin ko lang hanggang sa matunaw. Ang bilis lang kasing matunaw nitong cube. Ayan, okay na kagad. Tapos yung tubig naman. Okay.
Mamaya gagamit tayo ng wire whisk para mahalo natin mabuti mga ingredients na nandito. Para talaga maging smooth na smooth na. So, eto na tayo. Gagaligil ako ng tubig. Konti lang muna ilalagay ko para lang mahalo natin. Mapapansin nyo kasi, habang inahalo natin to, lalapot ng lalapot na itong mixture. Gusto ko lang ipakita muna sa inyo, kaya hindi nila lahat. So yan, diba? Yung sinasabi kong pagkalapot. Yan. So dagdagan na natin ng tubig pa. Lagay na natin lahat. Yun alam mo yung purpose nun, para lang ipakita ko sa inyo. Pero, kung kayo nagluluto, pwede nyo nang ilahat yung liquid. Okay, at gaya nga ng sabi ko, gagamit ako ng wire whisk para mas mapabilis yung paghalo at para mas maganda yung consistency. Gusto natin talagang smooth na smooth. Habang ginagawa ko to, kukuha din ako ng Knorr Liquid Seasoning. So yan eh, naglalagay din ako ng Knorr Liquid Seasoning dito. Tama-tama lang ah, huwag masyadong marami. Dahil ma-overpower naman yung lasa. Okay? At talagyan ko rin to ng garlic powder. Again guys ha, dun sa mga nagsiskip, yung kumpletong lista ng mga sangkap, nandito sa description ng video natin, kaya pakicheck na lang. Ito naman yung onion powder. Kaya nakakatulong magpalasa yung mga yan. At syempre pa, ground black pepper. Nasa sa inyo kung gano'ng karami. Alright, so hahaluin ko lang to. At itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa medyo lumapot na ng konti yung ating gravy. Pero kung nangyayari yan, tamang-tama kasi nakita nyo naman yung texture, di ba? Smooth na smooth na eh. Pwede na natin ilagay itong mushroom. Nakakatulong itong mushroom para magpalasa. Okay, so nilalagay natin itong mushroom at itutuloy ko lang yung paghalo. So ready na to actually, itong gravy natin. Pinapalapot ko na lang ng konti. Siguro pag naluto natin ito ng mga 2 minutes pa, habang hinahalo natin, you know, once in a while, okay na to. So itutuloy ko naman pagluto hanggang sa makuha natin yung desired na thickness o yung pagkakalapot. At ito namang ating kanin, halos malapit na. Hindi ko natatakpan siguro para mapabilis. Tinan nyo, nauno pa nating iluto yung kompletong burger stick bago maluto yung kanin. At mano-mano lang yung pagluto ko eh. So, kita naman ninyo yung kanin, no? Malapit na, pero mamasa-masa pa. Antayin na lang natin. Yan, at pagkatapos ito, ililipat ko lang lahat ng mga naluto na natin sa isang serving plate. At huwag natin kakalimutan kung meron kayong parsley. Okay? Itatap natin ito. So, yan, mag-chop na tayo ng parsley muna. At once na mag-chop na natin lahat ng ito, ililipat na natin sa serving plate yung kanin kasama ng ating beef patties. Tapos, nalagyan natin ng gravy sa ibabaw at itatap natin ang ating chopped na parsley. At pagkatapos, serve na natin ito. Ayan ah, nakita nyo naman kung gano'n lang kadaling magluto ng burger steak. Kahit hindi nyo po ito nagawa dati, panoorin nyo lang itong video na to. Bisitahin nyo lang yung recipe natin sa panlasangpinoy.com. Okay na kayo. Basta sigurado lang na kumpleto dapat yung mga ingredients ha. At tikman na natin. Pero mas gusto ko kasi, yung sa burger steak ko, mas maraming sauce. Pati yung kanin actually na. Dapat naliligo na sa gravy. Yan, kung mahilig ka sa masabaw na gravy, pagkakataon mo na. Para gumawa ng sarili mong gravy, walang magre-reklamo kahit gano'ng karaming kunin mo dahil ikaw naman nagluto niyan. Ito, titikman ko lang. Kain na tayo. Ang sarap nitong agahan para sa akin eh. Mmm! Panalo. Ang sarap ng gravy. Ang sarap ng beef. Napakalasa. Guys, kapag ganito yung almusal nyo, huwag namang araw-araw, at least twice or thrice a week, di ba? Talagang gaganahan kayo, magiging buong buo yung araw ninyo. Almusal pa lang itong kinakain ko. Pero,
Iniisip ko naman, pananghalian na. Kaya mamaya, panoorin niyo yung video natin. Dahil, susubukan kong magluto ng sweet and sour chicken meatballs. Para yan sa mga kids, sigurado magugustuhan nila yan. Kaya tutok lang kayo ha, sa ating pang mga susunod na videos para naman mas marami kayong matutunan. Salamat nga pala sa pagload ng video na to. At mukhang naubos na yung sauce ko dun sa lalagyan. Didiretso ko na galing dito sa ating pinaglutuan. Gusto ko pa ng konti. Yan. So, kung meron kayong mga katanungan, suggestions, feedback, o mga recipe request, mag-comment lang kayo. At doon nga pala sa mga hindi pa nakakaalam na meron tayong Instagram account, yung mga hindi pa nagpa-follow, i-follow nyo lang ako sa Instagram. I-search nyo lang Panlasang Pinoy. Bago nga pala tayo magtapos, gusto ko lang malaman kung taga saan kayo, no? Saan kayong bahagi o parte ng mundo nanonood nitong video na to. So sana kung okay lang, paki-comment yung pangalan ninyo at yung inyong location, okay? At maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa na pagnood ng mga videos natin. At patuloy ninyong tangkilikin ang Panlasang Pinoy. At huwag niyo kakalimutan ha, panlasangpinoy.com. Yan yung ating website. Okay? Hanggang sa muli. Mmm.